Nakompleto na ng Bureau of Immigration yung pagsusuri nila sa mga ikangay persons of interest dun po sa magkasunod na pambobomba sa Holosolo noong nakaraang linggo. Samantala, mayroon ang lumutang po na kuha sa CCTV o footage nung unang pagsabog na ikinamatay ng 15 katao. Nakatutok si Chino Gasto. Kuha ito mag-aalas 12 ng tanghali sa Barangay Walled City sa Holosolo noong August 24. Habang abala at maraming sasakyan sa lansangang ito, biglang may sumabog sa isang gilid kung saan matatagpuan ang isang kainan at mga nakaparadang military truck. Ang kalsada na balot ng usok. Ilang sundalo rin ang tumalon mula sa military truck. Dumiretso palayo ang mga padyak. Ang ilan kumaripas ng takbo. Naglabasan din ang ilang sibilyan. May dalawang sundalo rin na tumakbo papasok ng isang gusali. Ito ang kuha ng unang pagsabog sa hulo kung saan itinanim ang bomba sa isang motorsiklo. Sinundan niya ng ikalawang pagsabog sa tapat ng Mount Carmel Cathedral na isang babaeng suicide bomber naman ang may gawa. Ayon sa AFP Western Mindanao Command, 15 ang patay, 78 ang sugatan sa pagsabog. Ayon kay Justice Undersecretary Mark Perete, na kompleto na ng Bureau of Immigration ang travel and derogatory check sa mga persons of interest sa pambobomba sa hulo. Sabi ni Perete, ibibigay raw ang mga resulta ng pagsusuri sa mga nag-iimbestiga sa insidente. Sabi naman ni AFP Chief General Gilbert Gapay, mas pinaiigting nila ngayon ang pagbabantay sa mga pwedeng lusutan o daanan ng mga terorista at ng mga gamit nito. They rely heavily on logistics and support system, ano? Ng terrorist locals, organization, ng locals, and even yung financing nila. So we have to look into many things. That's why we're calling on all other agencies, the general public, you know, other stakeholders to work with us. Chino Gasto, Nakatutok, 24 Oras.